nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapalago ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon, kasama sa tinututukan ang paghikayat ng investors at pagpapaunlad sa infrastructure. Nasa sentro ng balita si Kenneth Paciente live. Audrey, inilatag nga ng ilang ahensya ng gobyerno yung kanilang plano para mapataas pa ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Sa isang forum, tiniyak ng ilang miyembro ng gabinete na patuloy ang hakbang ng pamahalaan para mas mapataas pa ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Department of Finance Secretary Benjamin Diokno, mas palalakasin pa ng ahensya ang kanilang priority measures, kabilang na ang real property valuation and assessment reform, passive income and financial intermediaries taxation, at pagkakaroon ng VAT sa digital services. Binabantayan rin anya ng pamahalaan ang hamon ng inflation sa bansa. Remain vigilant against emerging supply shocks in the market to ensure timely and well-grounded policy recommendations on mitigating inflationary pressures. Despite external risk and domestic challenges, the Philippines remains to be one of the brightest spots in the region. In fact, the World Bank expects the Philippines to outpace its East Asia and Pacific peers this 2023 at 5.6%. Naman ni DOTR Secretary Jaime Bautista na on track ang mga infrastructure projects ng kasalukuyang administrasyon, lalo na ang mga transportation at road projects. Bagaman nagkaroon ng kaunting aberya matapos bawiin ng China ang pagpondo sa tatlong proyekto, tiwalaan niya ang pamahalaan na makakahanap ito ng panibagong investor para rito. Itong tatlong railway project na to can be financed by either ODA, no? Public-private partnership, or from government funds, no? And we're looking at all those three sources, no? As possible financing for these projects. Magkakaroon to ng tinatawag na chains of cost, no? Dahil itong project na to ay project pa ng nakaraang gobyerno, meron ng approved cost, no? Pero tingin ko ay magkakaroon to ng additional cost because of the delay, no? Because of an increase in cost of materials, no? Cost of labor, no? So kailangang i-update natin yan. Ang NEDA naman, Audrey, ay tiniyak na mas pabibilisan pa ang proseso para sa iba pang infrastructure flagship projects ng pamahalaan. To make it easy and to facilitate investment in these projects, we have improved the processing time. As I was able to present earlier, the processing time so far has been half the time it is required or prescribed under the new program. So under 40 days lahat ang approval process na nagawa natin. Habang ang DTI magpapatuloy ang panghihikayat sa mga posibleng investor na mamuhunan sa bansa, kasabay ang pagpapatupad ng kanilang key pillars kabilang ang industry development, trade promotion, at investment attraction. For investment promotion missions, many of them led by our own President, President Marcos Jr., to selected foreign countries supported by our Foreign Trade Investment Service Corps in various countries as well, enable us to explain to prospective investors abroad the value proposition of the Philippines as an ideal investment hub. This value proposition consists of our strategic location, young and highly trainable workforce, abundant natural resources, large domestic market, and market access to regional markets in East Asia and the RCEP region. Audrey, magpapatuloy itong Pilipinas Conference 2023 hanggang mamayang alas 5 ng hapon, at aantabayanan pa natin yung iba pang kalihim na dadalo rito. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Audrey. Okay, Kenneth, natalakay din ba dyan? Dahil marami na mga bansa ang napuntahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan marami na nga nakuhang mga investment pledges. Sa paanong hakbang ang gagawin ng ating pamahalaan upang ma-take advantage ito para mapakinabangan ng mga Pilipino?
Audrey, sinabi ni DTI Secretary Fred Pascual na patuloy yung kanilang coordination sa naturang mga kumpanya na nag-pledge nga ng investment dito sa Pilipinas at umaasa rin ang kasalukuyang administrasyon at sa darating na mga taon o panahon o buwan ay magtutuloy-tuloy itong mga pledges dito sa bansa. Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.